Okay, so guys, ngayon, papakita ko lang sa inyo yung simpleng pag-drawing, no? So, i-apply natin ngayon yung natutunan nyo sa dalawang video na yung paggano yung paggamit ng shapes and forms and lines sa simula pa lang pag nag-drawing, no? Okay. Create tayo ng sample lang na let's say sunglasses na. Ng sunglasses. So, create tayo. So, pag sa sunglasses, let's say ito. Ito yung sunglasses ko. So, ito yung i-drawing natin. Simple lang. Okay. So, simula tayo dito. From here to here. No? So, anong i-apply natin dyan? So, apply natin. Simple lang ito yung foundation nito. So, ito, tandaan nyo. Okay. Then, this time, dito naman, yung spacing ng bawat dun. Okay, so dito. So, pangalawa, ito, shape natin. Estimate nyo na lang dito. So, yung distance nitong dalawa, between here and here. So, hahatiin natin. Yeah, yung distance. So, ito na yan. So, pangalawa, so, may curve siyang gano'n. So, anong gagamitin natin dyan? Gamit tayo ng arc. Yan yung arc na. Yan. So, pangalawa, yung distance papunta rito. So, kailangan, yung lines natin papunta na from here to here, ganun din dito. So, drawing muna kayo ng lines. Gawa tayo ng lines dyan. Then, from there naman, yung center nito, ito yun. So, gawa tayo ng ganun. Center dito. Punta rito, then kadun din sa kabila. So, okay. So, ngayon, itong curve na to, arc ang gagamitin natin na lines, no? Mostly yung gagamitin natin na lines dito is straight line, circle, and then yung pinatawag natin na arc. Okay? Ah, wait lang. Hindi nakita dun sa camera. No? So, ulitin ko, no? So, ang gagamitin natin dito na forms ay straight line, yung ganon, horizontal, straight line, then circle. Bakit circle? Kasi meron tayong arc. So, sa circle, ito yung apply natin dito, simula. So, okay, then sa circle. Okay. Yan, circle siya, kaso hindi siya circle kasi nag-bend tayo dito ng konti. So, ngayon, ito yung arc niya. So, from the circle, mag-create tayo ngayon ng arc na nandito. Kasi hindi siya masyadong circle. So, pero yung foundation na gagamitin natin is yung circle, arc, and straight line. Yan. Ito na tayo, no? So, dito naman tayo sa kabila. Ito naman. So, dito, bibend natin to ng konti. Tingnan nyo mabuti yung straight line, no? Pag sinukat nyo, ito masyadong, hindi masyadong umbok siya. Hindi pwedeng apply natin yung circle. Kaya, ang gagawin natin dito is, apply natin yung arc lang. Konti lang ipapalabas natin. Yan. Ganun din dun sa kabila. So, ito naman, ang ganan pupunta rito. Ayan. So, ito, ganun din dito sa kabila. Ayan. Okay. So, ito sa papasok naman dito sa loob, ang gagawin natin dyan is outline mo na lang yan. Okay, yung distance na, gayahin na lang yung dito yung distance. Okay.
Okay, doon sa kabila, same. Ano ang ginawa natin dito sa kabila, doon din sa kabila. Okay, so ito, yung lines niya, na nagawa na natin yung frame. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon is yung sa ilalim, yun to sa ilalim naman. No? So same, ang nasa ibabaw yung nandito ang part. Okay, straight line. Then yung pag-bend niya. Yan. Straight line. Okay. So, yung isa naman, yung kabila, yung right handle nung para dun sa tenga natin is straight. And, same dito. Okay. So, pag dinitali natin, pwede kayong gumamit ng ruler o mas maganda pag nag-freehand kayo. Pag nag-aaral kayo mag-drawing, mas better na freehand kayo. Ayan. Ayan. Okay. So, yan. Shade natin kasi para malaman natin na nasa likod siya. Okay, so now, lagyan siya natin ng konting sa drawing. Diba? Pag nag-drawing tayo sa lamin, lagyan natin ng konting lines lang. Light, hindi masyadong maliit. Para to emphasize lang na glass siya. Okay, so ngayon, nagawin natin dyan. Tapos na tayo dito, no? Wait lang ha. Kunin na ako eraser. Asan yung eraser ko dito? Oops. Kumahanap yung eraser. Ah, okay guys, wait lang ha. Wait lang. So yun. So after nyan, pwede na natin lagyan ng konting yan. Ito eraser guys ang ginagamit ko, no? So, yun. Eraser. Para magkaroon lang siya ng konting texture. Maganda nito kung gamit nito kneaded eraser, no? Yung elastic siya. So, anyway. So, ganun lang guys, no? Tapos, lagyan natin ng konting shading. Same dito. Pantin sa kabila. Okay. So, guys, ngayon, kita ninyo yung ginamit natin na form. Sandali lang mag-drawing, no? Yan. So, gawin nyo na lang yung practice. Pinakadabas na foundation talaga. Sinabi ko sa inyo is yung shapes and forms, makikita nyo yun sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel na to, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo ang notification bell para every time na mag-upload kami ng bagong video, manonotify po kayo.